Panghuling chapter. Tyron was nominated as the newest tycoon in Asia and was featured in People's of Asia magazine in Singapore. Sa interview ng nasabing magazine ay dinisclosed ng binata na siya ay may asawa na at hinihintay ang paglabas ng kanyang panganay na anak. Ang revelation na iyon ng binata ay naghatid ng malaking surprise sa sosyedad na kanilang ginagalawan sapagkat hindi nila namalayan na nakatali na pala ang Tyron Alegre na isang rich and famous bachelor in town. Can you tell us about your wife? Is she a celebrity or a model? Tanong ng host sa binata. No, she's an ordinary girl. But she's the most special girl in my eyes and heart, straight na pahayag ng binata at tila nakilig ang kaharap nito. Wow! Bachelor no more. Your message to your family, sir. Saad ng host to my family, thank you for supporting me all throughout. And to my wife, I love you very much. Tura niya habang nakatingin sa camera. Pumalakpak naman sa tuwa ang host sapagkat ngayon lang nagpaunlak ma-interview ang binata habang may kasweeten din pala itong itinatago. Ladies and gentlemen, the newest tycoon in Asia, Mr. Tyron Alegre, and he is now officially signing off in the Bachelor's World, wika ng host at nagpalakpakan ang lahat. Ayaya, nakikilig si ma'am, kantiyo ni Manang Rosie kay Ara habang nanunood sila ng TV sa living room. Nakilig naman talaga ang dalaga ngunit mabilis na itinago ang pagkakangiti ng pansinin siya ng kasama. Baka hindi ako ang tinutukoy niya Manang, wala naman siyang binanggit na pangalan. Tura niya dito. Abay talagang ikaw yun, sino pa ba ang asawa niya kundi ikaw ma'am, pagtatanggol naman ni Manang Rosie sa among lalaki kung kaya't nginitian niya ito. Maya-maya lamang ay tumunog ang nayang cellphone at rumehistra ang numero sa kanyang opisina, yes, Sara. Tura niya sa kanyang vice secretary. Hello ma'am, kailangan niyo pong pumunta sa office ngayon ma'am please, saad nang nasa kabilang linya na animo may malaki itong problema. May problema ba? Tanong niya dito. Malaki po ma'am, kailangan ka namin ngayon dito, sagot ni Sara ngunit kahit hindi niya naintindihan ang sinasabi nito ay dali-dali siyang umakyat sa kanyang kwarto at nagbihis pagkatapos ay nagpahatid kay Kuya Ronnie sa A&B. What is it? Tura niya kay Sara na biglang tumayo at sumunod sa kanya sa pagpasok sa loob ng opisina. Ma'am, nagkaproblema tayo sa B&G. Hindi po naipasok payment natin kahapon, sisingilan po tayo ng interest dahil hindi daw umabot sa due date, mabiis na paliwanag ni Sara at napakunot siya ng noo. Bago naman siya nagbakasyon ay pinirmahan niya lahat ng check para sa mga bayarin at reimbursement, bakit nagkaganon? Paano nangyari yun? Nagawa naman na lahat ng check at mga reimbursement bago ako umalis last time. Tura niya habang napahawak sa ulo. Absent daw kasi kahapon yung magre-release ma'am, nagkasakit daw hindi na-endorse. Paliwanag ni Sara at napahilamot siya sa kanyang mukha. Kinausap na ang BNG, tura niya dito. Oo ma'am, kaso hindi daw po napakiusapan. Sagot ni Sara kung kaya't parang biglang naramdaman niya ang pananakit ng ulo. Kung hindi nila mapakiusapan ang BNG, maglalas ang kumpanya and worst baka pabayaran sa kanilang lahat na nasa finance department ang anumang danyos na ipapataw ng BNG. Tawagan mo ang finance officer nila, mag-set ka ng meeting sa kanila within the day, utos niya kay Sara at tumanggaw tango iyon. Ngunit hindi naglaon ay bumalik iyon habang bagsak ang balikat. Ma'am, wala daw po siyang time ngayon, tura ni Sara at napahawak siya sa kanyang sentido. Yung kanilang president may phone number ba siya dito? Tura niya at dali-daling tinignan ni Sara ang directory maya-maya lamang ay kausap na niya ang presidente ng nasabing kumpanya ngunit, sadya ding matigas iyon dahil nag-i-stick daw SIL sa kanilang policy kung kaya't kahit anong gawing pakiusap at paliwanag ng dalaga dito ay firm ang desisyon nito na ganun ang mangyayari. Naihilig na lamang niya ang ulo sa headboard ming upuan at pumikit. Maya-maya ay narinig niyang bumukas ang pintuan ng kanyang opisina ngunit wala siyang balak makipag-usap sa oras na iyon kung kaya't nanatili siyang nakapikit habang nakadikit ang likod sa kanyang swivel. Naramdaman niyang tumayo sa kanyang harapan ang bagong pasok ngunit busy ang kanyang isip sa kanilang problema kung kaya't hindi niya naramdamang lumapit iyon at hinalikan siya sa kanyang labi. Bigla siyang napamulgat sa gulat dahil may nakasarado ng bibig sa kanyang mga labi. Bibig sa kanyang mga labi. A penny of your thoughts, hindi mo ako namalayang pumasok o ayaw mo lang akong makita. Tura ni Tyron ang pakawalan ang labi niya.
Agad namang umayos sa pagkakaupo ang dalaga habang hinahagilap ang dila. May iniisip lang ako, bakit nandito ka? Tura niya dito at napatawa ang binata. Natural nandito ang asawa at anak ko, sinong dadatnan ko sa bahay? Saad ng binata na umupo sa kanyang mesa habang nakaharap sa kanya. Tinignan niya ito ngunit napailing pagkatapos at ibinalik ulit ang likod sa sway veil. Hinaila ni Tyrone ang kanyang upuan palapit sa kanya at iniangat nito ang kanyang mukha. What's the problem? Tanong niya sa dalaga na nasa mukha ang pagkaligalig. Nagka-problema ang payment sa BNG, late ipinasok yung check, may interest agad, tura niya na tila nagsusumbong dito at tumawa iyon. That's business sweetheart, ganun talaga, saad niya sa dalaga. I know, pero matagal na tayong client ng BNG, ngayon lang pumalpak dahil nagkasakit ang taga-release ng check at nakalimutan niyang i-endorse, hindi ba pwedeng valid reason yung ganun, pangangatuwiran ng dalaga. Just pay the interest and fire that irresponsible employee. Tura niya at tila hindi nagustuhan ng dalaga ang kanyang sagot dahil sumimangot iyon. Have you reached BNG? Tanong niya dito at napabuntong hiningang tumango iyon. I even talked to the president, wala talaga. Sabi niya policy is policy. Ang dalagang tila gulong-gulo sa iniisip. Napahilot si Tyrone sa pagitan ng kanyang mata, hindi siya nag-aalala sa loss ng kumpanya pero nag-aalala siya na baka may stress ang asawa. Kimuha niya ang cellphone sa bulsa at tinawagan ang secretary. Grace, paki-connect mo ako sa finance department, utos niya dito. Right away sir, for a moment po, pahayag ng nasa kabilang linya. Maya-maya lamang ay kausap na niya ang collection head ng A&A, paki-review ang performance ng BNG. Tura niya dito, okay sir, saglit lang po, saad ng nasa kabilang linya. Sir, based from the record okay po ang payment pero may mga instances na delayed po sila, pagbibigay information ng kausap. Okay, did we impose interest sa kanilang delays, tura niya dito. Based from previous report sir, wala po. Hindi po kasi agad-agad nag-i-impose ang A&A, binibigyan po natin sila ng 10 days to settle delayed accounts, pagbibigay alam ng kausap at tumanggaw tango ito. Nagpasalamat siya sa kausap at pagkatapos ay ibinalik ang linya kay Grace. Please contact BNG for me, tura niya dito at mabilis namang kumonect sa nasabing kumpanya si Grace, hello, Mr. Alegre, I'm so honored for your call. What can I do for you? Tura ni Mr. Go, ang CEO ng BNG. Hi Mr. Go, sorry for bothering you. My wife here told me that she called you a while back regarding A&B. Tura niya at narinig niyang excited na tumawa ang nasa kabilang linya. Oh, I'm so sorry Mr. Alegre, I didn't know it was your wife. Saad ng nasa kabilang linya na mas interesado pa yata sa sinabi niyang asawa kaysa sa i-settle nilang dispute, no worries, please tell her my apologies I didn't know, ang kanyang kausap at napangiti na lamang siya dito. Thank you, Mr. Go. Looking forward to dining with you one of these days. Ang binata at excited na tumango iyon. I love that idea Mr. Alegre, let it happen please. Excited na tura ng nasa kabilang linya. Pagkaraan ng ilang sandali ay ibinaba na niya ang kanyang cellphone at humarap sa problemadong asawa. Pack your things now, let's go home, tura niya dito. Tila naguguluhan pa ang dalaga nang tumingin sa kanya ngunit iwinagayway niya ang hawak na cellphone habang nakangiti dito. Case closed na po kayo, tura niya nang lumapit sa kinauupuan nito at inilapit ang mukha sa mukha nito. Napaisip nagdalaga ngunit unti-unting rumehistro ang kasiyahan sa mukha nang ma-realized ang kanyang sinabi. Thank you, masayang pahayag niya sa binata habang nakangiti. Nang ailapit ng binata ang kanyang labi para dampian siya ng halik ay hindi na siya nakatanggi bagkus ay tinugon niya ito sa labis na kasiyahan. Ma'am, tumawag po ang BNG, si Sarah sa may pinto ngunit agad ding isinara iyon nang makitang nagmo-moment ang dalawa. Agad siyang humiwalay sa binata na pagkarinig kay Sarah at napapikit sa isiping nakita sila ng kantang secretary. Natawa naman si Tyrone sa kanyang reaction kung kaya't kinabig niya ito at niyakap. I love you, tura nito sa dalagang ibinuro ang mukha sa kanyang dibdib. Pagkatapos ng ilang sandali ay punasok ulit si Sarah, sorry ma'am, sir.
Tumawag po ang BNG, settled na daw po ang isyo, masayang pahayag ni Sara at nakangiti niyang tiningnan ang binata. Okay, Sara, thank you, tura niya dito. Sara, bigyan mo ng memo ang releasing. Dapat aware ang lahat sa mga dues, check others duty lalo kapag umabsent ito, paalala ni Tyron sa Sir Terry ng dalaga at tumango iyon. Right away sir, pahayag ni Sara bago tinungo ang desk. So, can we go now, ma'am? Si Tyron ang humarap ito sa kanya. Sure, sir, nakangiting pahayag niya at pagkatapos ay tumayo sa kanyang swivel. Kinuha ng binata ang bag niya at pagkat apod ay inabot ang palad ng dalaga at magka-holding hands na lumabas sa opisina. Bye ma'am, bye sir, tura ni Sara ng madaana nila ito sa kanyang table. Bye Sara, tell your colleagues not to stress my wife like that, pag napaanak ng wala sa oras ang misis ko, malalagot sila sa akin, tura ng binata dito at nagbaw iyon samantalang napailing na tumawa na lamang si Ara sa sinabi nito pagkatapos ay sumenyas kay Sara sa kanilang pag-alis. Congratulations, bati ni Arabella sa binata habang nakalulan sila sa sakyan ni Tyron pauwi. For what? Nakangiting pahayag ng binata nang sumulyap sa kanya for one of the people of Asia's choice, tura niya dito at tumawa iyon. Oh that, I almost forgot about it. Thank you, sweetheart. Akala ko wala kang care doon, nakatawang pahayag ni Tyron kung kaya't napatingin siya dito, you're the last person to greet, all I thought you are not happy about it, tura ng binata at hindi siya makapaniwala sa sinabi nito. Of course, I'm happy for you, tura niya dito. Ngumiti ang binata kasabay ng paghagilap ng kanyang kamay at inilapat sa kanyang bibig asterisk mom called, she's preparing a simple party in the villa. Tura nito na hindi na binitawan ang hawak nitong kamay niya. Of course, moms are the proudest when it comes to their kids' achievements kung kaya't natural na magpa-party ang ginang sa natanggap na parangal ng anak. Isang white of shoulder long sleeve maternity gown ang suwa ni Arabella sa party ni Tyron. Na-emphasize man ang kanyang tiyan ngunit hindi naman nakabawas sa kanyang angking kagandahan. Pasado alas 7 na nang makarating sila sa villa at marami-rami ng tao ang naroon. Agad natuwa si Ginang Alegre sa kanilang pagdating. Hi mom, bati ni Tyron sa inahabang binigyan ng magkabilang halik sa pisngi. Hello my son, tamang-tama ang dating nyo. Everyone is here na, tura ng Ginang habang magiliw na tinigap nagpagbati ng anak. You're still stunning iha, kumusta ang apo ko, saad nito sa dalaga pagkatapos siyang mabeso-beso ay hinaplos-haplos ang kanyang tiyan. Okay naman tita, masyado nang malikot, tura niya dito. It's a sign na malapit na siyang lumabas, take extra careful iha, saad pa nito at tumango siya dito. Oh siya, let's get inside na, ikaw na lang ang hinihintay iho para magsimula na ang party, tura ng Ginang sa binata. Okay mom, saad ni Tyron at inakbayan ang dalaga. Mauna ka na lang sa loob, punta lang ako sa comfort room, tura niya dito. Isa talagang dilema ng mga buntis ay yung malapiting interval ng pag-ihip. Tinignan siya ni Tyron ngunit isinenyas niyang naiihi na nam siya. Just go ahead Iho, sasamahan ko na si Ara sa banyo, presinta ng ina sa nakitang pag-aalala ng anak na sinang ayunan naman ng dalaga kung kaya't pumayag iyon. Hinalikan ng binata ang kanyang ulo bago tuluyang umalis. Thank you Iha, for giving my son another chance. Saad ng Ginang habang sila ay papasok sa kabahayan. Tinignan ng dalaga sa mukha ang Ginang at pagkatapos ay ngumiti. Masayang masaya kami ng tito mo at kumpleto ang pamilyang masisilayan ng aking apo sa kanyang paglabas. Dagdag ng matanda kung kaya't napahawak siya sa kanyang tiyan. Thank you tita for making it happen, saad niya sa Ginang at ginagap nito ang kanyang palad. Anything for our apo iha. Excited na kaming makita at makasama ang aming apo, saad ng Ginang na nasa mukha ang labis at akasyahan. Sa tansya niya mukhang mahigpit nilang karibal ni Tyron ang mga magulang nito sa atensyon ng kanilang anak. Ako na lamang po ang pupunta sa comfort room tita, alam ko naman na kung nasaan, tura niya sa Ginang pagkapasok nila sa sala ng villa. Sigurado ka ba, soft nito at tumango siya. Opo tita, susunod na lamang po ako sa bulwagan mamaya. Jahe kasi, hindi ko mapigilan ang ihi ng ihi, reklamo niya sa Ginang at tumawa iyon. Ganyan, talaga iha, ako nga noon gusto ko na lang talaga mag-diaper,
Turanginang at nagkatawanan silang dalawa. Sige iha, sumunod ko na lang sa ball mamaya, okay, saad ng Ginang at tumanggaw siya. Pagtalikod ni Ginang Alegre para lumabas ay siyang pagkilos din niya para pumunta sa banyo. Talagang ihing-ihi na siya kung kaya't nagmamadali siyang pumunta sa pinakanalapit na banyo sa living room ng villa. Wala namang ibang taong naroon sapagkat lahat ng panauhin ay nasa bulwagan at may separate na comfort room para sa mga ito. Pagkatapos makaihi at mag-retouch ay lumabas na ang dalaga ngunit nang madeanan ang sofa sa sala ay parang bigla siyang napagod at gusto niyang maupo. Parang nag-wit din ang nayang paa sapagkat may kaunting heels din ang kanyang gamit na sapatos. Pag-upo niya sa sofa ay sobrang relief ang kanyang nadama, lalo na nang ihilig niya ang likod at ipatong ang kanyang mga paa parang mas gusto na niyang mahiga doon kesa lumabas at sumali sa party. Halos nakamaya na ni Tyrone ang lahat ng kanilang bisita ngunit hindi pa nagpapakita si Arabella sa bulwagan. Nakita niya ang inang lumapit sa crowd ngunit hindi kasama ang dalaga. Nagsimula na ang kasiyahan at nasabi na rin ng MC ang dahilan ng pagparito ng lahat. Hindi mapakali ang binata kung kaya't nagpaalam siya sa mga kaharap upang hanapin ang dalaga. Linapitan niya ang ina habang kakwentuhan ang kanyang mga amiga. Ang lahat naman ng mga iyon at bumati sa kanya at magiliw naman siyang nagpasalamat sa mga ito. Mom, where's Arabella? Maya-maya ay bulong niya sa ina biglang tumingin sa paligid nang marinig ang pangalan ng dalaga. Iniwan ko sa loob ng villa kanina Iho, sabi niya susunod siya. Wala pa ba dito? Ang Ginang na tila hinahanap din sa crowd si Ara, she's not around. Titignan ko siya sa loob, saad niya sa ina at agad siyang napalm sa mga kasama ng ina upang pumasok sa loob ng villa. He is brilliant. Narinig niyang Tyrone ng mga ito sa ina. Magaling na, guwapo po. Napakaswerte naman ng babaeng mapapangasawa niya, turan naman ng isa pa. Oh, haven't you watched his interview? Totoo ba yun, amiga? May asawa na si Tyro, saad ng mga ito kay Ginang Alegre at nakita niyang ngumiti lamang ang kanyang ina. Sino siya? Isa ba sa anak ng inyong mga kasosyo? Anong nangyari sa kanila ng supermodel niyang girlfriend? Nakatitiyak akong maganda at magaling. Heist! Ano ba kayo? Ang important mahal siya ng anak ko kahit sino pa ito. Natatawa namang pahayag ng kanyang ina kung kaya't napatango na lamang ang mga kasama. Pagpasok ni Tyrone sa napakalawak na sala ng villa ay agad niyang inilibot ang paningin. Napakunot siya nang makitang may nakahiga sa malaking sofa. Agad siyang lumapit doon at napangiti siya nang makitang relax na relax si Ara sa pagkakahilata habang natutulog sa malaking sofa. Lately ay madalas itong nakahiga at natutulog kung kaya't hindi niya siguro napigilan ang sariling mahiga, isa pa na i-stress kanina sa office at napagod. Tinanggal niya ang mga buhok na nakatikip mukha ng dalaga at inipit sa may tainga nito. Still, can't help himself not to admire her calm and angelic beauty kung kaya't hindi niya napigil ang halikan iyon. Tila namang sleeping beauty si Arabella na biglang nagising pagkadantay ng labi ng Tyrone sa kanyang bibig. Napangiti iyon nang biglang magbukas ang kanyang mata ngunit tila walang balak pakawalan ang labi niya. Hindi nga makakailang ako ang Prince Charming mo, agad kang nagising sa ngahalik ko, nakatawang pahayag nito matapos siya jihalikan at tulungan maupo mula sa pagkakahiga. Hindi ko na malayang nakatulog ako, ipapahinga ko lang sana ang paa ko, tura niya dito habang kinapakapan ng paa niya ang mga sapatos sa baba. Ngumiti lang naman ang binata at inayos ang kanyang buhok, maya-maya lamang ay hinagilap ang kanyang clutch bag at inilabas ang pang-retouch. Pinasadahan ng kaunting press powder ang mukha, at lipstick sa labi at pagkatapos ay humarap sa kanya. Okay na ba, turan niya at natatawang tumanggaw ang binata dahil ginawa siya nitong salamin. You're always beautiful to me sweetheart, with or without makeup, turan ng binata at di niya napigilan ang mapangiti. Kahit ang laki-laki ko na, saad niya dito. Kahit mas malaki ka pa, nakangiting turan ng binata. Way! Model nga ang gusto mo eh, saad ng dalaga habang sinabayan ng tayo. Nakikilig siya sa mga patutsada ni Tyrone kung kaya't kailangan niyang ikit agad iyon. Tumayo naman agad ang binata mula sa pagkakaupo, hinawakan ang kanyang baywang at pinaharap sa kanya. Since I fell in love with you, ikaw na ang gusto ko, okay. Turan ng binata kung kaya't napatitig na lamang siya dito. Sobrang nakikilig ang kanyang puso pero idinaan na lamang niya ito sa ngiti. I love you,
kinaptura nito bago siya halikan ng binata at pumikit na lamang siya at hintayin ang pagdabte ng labi nito. Paglabas nila sa loob ng villa upang maki-join sa bulwagan ay agad kinuha ng MC ang atensyon ng binata upang pumunta sa harap. Bigla namang naasiwa ang dalaga sapagkat isa-isang tumingin ang mga tao sa kinaroroonan nila. "Go ahead," tura niya kay Tyrone para pumunta na sa harap. Hindi siya comfortable sa tinijinan ng mga tao kung kaya't itinulak na lang paarap ang binata. Tinignan pa siya nito ngunit nag-thumbs up siya dito habang nakangiti kung kaya't tumuloy iyong pumunta sa harap. Pagdating niya sa harap ay nagpalakpalak ang lahat. Maya-maya lamang ay hawak na nito ang microphone at nagpasalamat sa lahat bing dumalo, maging ang paglalaan ng oras ng mga magulang upang mag-organize ng pagtitipon para sa kanya. Ngunit bago magtapos sa pagsasalita ang binata ay tumingin ito sa kinaroroonan niya. "Before I end my speech, I would like to introduce to all of you, a very important person in my life," ang binata habang nakatingin sa kanya. Napayuko ang dalaga at napahawak sa mukha. She doesn't like the idea, ay hindi pala hindi siya comfortable sa tingin ng maraming tao ngunit nasa harapan na niya si Tyrone at kinuha ang kanyang pawisang kamay. Maingat siya nitong hinayla at itinayo sa harap. "Ladies and gentlemen, meet my wife, Arabella Simon Alegre." Sari-sari ang naging reaksyon ng mga tao matapos ipakilala ni Tyrone si Arabella bilang asawa niya. Ang iba ay napakunot ang noo dahil hindi kilala ang dalaga sa Alta Sociedad ngunit karamihan naman ay natuwa sa proklamasyon ng nito na hindi na siya binata. Lahat ng managed partners nila ay bumati kay Tyrone, ang iba ay nagbiro sa kanyang pagkakatali na tinawanan lamang naman nito. Si Arabella naman ay hindi pa nagsisink in sa kanyang utak ang pagpapakilala sa kanya ni Tyrone bilang asawa. Nasanay kasi siyang nakatago lang ito at nag-enjoy sa likod habang walang nakakaalam sa estado nila ni Tyrone. Ngayon naman ay kanya-kanyang lapit sa kanya ang lahat at magiliw ang ibinibigay na pagbati. "Yay! Congratulations! Officially, you are now Mrs. Tyrone Alegre." Masayang bati ni Joy sa dalaga na agad niyang niyakap dahil ngayon lang ulit sila nagkita. Palagi itong out of the country kung kaya't hindi sila nagkikita kahit nasa iisang kumpanya sila. Sinamahan nito ang kanyang ama na ngayon ay isa ng partner ng binata. "I'm happy to see you, miss you mare," bagkus ay saad niya dito at tumawa iyon. "I miss you too, lapit nang lumabas si baby. Excited akong maging ninang," tura ni Joy sa dalaga kasabay ng paghaplos sa tiyan ng dalaga. "Of course, tita ninang ka talaga," tura niya habang tuwang-tuwa sa pagkikita nila ng kaibigan. "Akin na ngayon si Opa," birong pahayag ni Joy at pinanlakihan niya ito ng mata. "No way," saad niya dito, gusto sana niyang sabihin na kay Alex yun ngunit lumapit si Tyrone sa kanilang dalawa na agad nakahawak sa kanyang baywang. "At sino naman ang pinachichismisan ninyong dalawa?" tura nitong nakangiti. "Sir," bati naman ni Joy dito, "just Tyrone please. Nagmumukha akong matanda sa inyong dalawa," tura niya dito at ngumiti naman si Joy. "Thank you Tyrone, for making my friend happy," saad ni Joy at nakangiting hinalikan ni Tyrone si Ara sa ulo. "It's my pleasure to make my wife the happiest in the entire universe," tura nito at nakilig si Joy sa tinuran nito. Ang dalaga naman ay minulagatan niya ang kaibigan ngunit hindi maitago ang pagkakangiti. "I heard the news. Congratulations my sister-in-law," excited na pahayag ni Alex mula sa kabilang linya at natutuwa siya sa reaksyon nito. "Thank you, sigurado kang gusto mo akong sister-in-law," nakatawang paninigurado niya dito. "Of course, you're my best friend, now officially a member of the family. Sooner tita mommy na ako ng baby mo no," pahayag ni Alex at masaya siyang ngumiti dito. "Kumusta naman kayo ng magiging tito daddy ni baby," biro niya dito. "Ayun blinok na ako ni Turtle," tura ni Alex at napakunot siya ng noo. "What?" tura niya dito at patamad na nagkwento yon. "Syempre, nagalit ako noong hindi niya ako siniput dito no. Sinong hindi magagalit sa ginawa niya Aber? Ginawa niya akong tanga, si Alex at napailing siya dito. Baka gumanti lang sa ginawa mo noon sa kanya," pahayag niya sa kaibigan. "Heist, kahit nalbasta ayaw ko yung ginawa niya, kaya pinagsalitaan ko siya. Sabi ko ayoko sa katulad niyang pagong at kalimutan na niya ako bilang fiancé. Kaya ayun, agad-agad blinok na niya ako," saad ni Alex at muntik-muntikan siyang matawa dito.
Ay grabe naman. Di wala ka ng fiancé ngayon, tura niya dito at sumimangot iyon. Hamp, sura niya lang, akala niya siguro hahabulin ko siya, excuse Mel, naka-ismid pang saad ni Alex. Si Leo, nagre-reach out sa iyo, out of the blue ay pahayag niya. Medyo nagel iwanang ang mukha ni Alex ngunit maya-maya ay biglang nalungkot, nope. Maybe he's not interested in me, tura ng kaibigan at napakagat siya ng labi. Busy lang siguro sa hospital, alam mo naman ang mga surgeon. Saad niya dito at kitang-kita niya ang disappointment sa mukha nito, okay, pakihay na lang siya kapag nagkita kayo, tura ni Alex at nakangiti siyang tumango. Maya-maya ay nagpaalam na ito sapagkat pumasok sa kanyang office ang secretary nito. Congratulations, Mrs. Tyrone Alegre. Are you happy now? Busta ni Leo nang madatnan niya sa opisina nito. Kagagaling lang niya sa OB niya para sa weekly check-up niya at tumuloy siya sa opisina nito pagkatapos. Medyo, maikling pahayag niya dito kasabay ng pag-upo niya sa upo ang kaharap ng table nito. Anong medyo? Ako nga masayang masaya para sa iyo, tapos ikaw naman ay medyo, tura ni Leo sa kanya. E baka mapupernada na naman kung ito todo ko diba? Kaya medyo-medyo na lang, pahayag niya at tumawa iyon. Baliw! Kitang-kita naman na mahal mo yung Tyrone na yan. Bulalas ni Leo at napablush siya nang wala sa oras. Siya, wag mo nang sabihin, atin-atin na lang yun, saad niya sa Dr. Mangani-nganing kutusan siya ni Leo sa kanyang kakornihan. Kidding aside, I'm so happy for you. Malilintikan talaga sa akin yun kung gagawa pa yun ang ikakasama ng loob mo, tura ni Leo at maluha-luha siyang tumayo at niyakap iyon sa likod. Thank you for taking care of me. Siguro hindi ako mararanasan ang maging masaya ng ganito kung wala ka. Saad niya sa doktor at tinapik-tapik ni Leo ang kanyang kamay na nakayakap dito. Don't mention it, you are the kindest woman I know kaya kahit paulit-ulit kang mabaliw sa Tyrone na yon, I will always support you, tura ni Leo kung kaya't mas lalo niyang inihilig ang ulo niya sa ulo nito. Thank you, I love you to the moon and back. Saad niya at natawa iyon. Tumawag si mommy sakin, nakikichismas. Tinatanong kung totoong mag-asawa na kayo ni Tyrone, tura ni Leo habang natatawa at napangiti siya sa isiping nakuchismis ang mommy nito. Anong sabi mo, saad naman niyang nakatawa. Sabi ko matagal na. Kaya nagulat, bigla daw nahiya sa iyo ng pagsungitan kanya at pagkamalang girlfriend ko, tura ni Leo at hindi nga niya mapigil ang hindi matawa. Sinabi pa nitong may fiancé ang doktor kung kaya't ayaw nito sa kanya. Speaking of fiancé, aha, at kurnosta naman kayo ng fiancé mo. Tudyo niya dito at nagkibit iyon. I blocked her. Maikling pahayag ni Leo tumitig siya dito. She doesn't like the real me, edi huwag. Biglang formal na saad ni Leo. It's because she doesn't know na ikaw si Leonardo. Turan niya dito at mas lalong sumama ang mukha nito. Ang sabihin mo, masama talaga ang ugali ng best friend mo, saad ni Leo at minulagatan niya ito. Excuse me, hindi masama ang ugali ng hipag ko, hindi ka lang niya kilala as her fiancé kaya ganun siya, pagtatanggol niya kay Alex. Ayan, kinampihan mo na siya dahil hipag mo, saad ni Leo at napailing siya dito. Hindi naman sa ganun, kilala ko si Alex at siya ang pinakamabait na taong nakilala ko aside from you, tura niya sa kaharap at umismid iyon. Basta hindi ko maipapangakong magiging mabait ako sa kanya kapag nagkita kami. Parang batang saad ni Leo at natawa na lamang siya dito. Hindi niya alam kung saan humuhugot si Leo ng inis niya kay Alex, hindi nga siguro ito interesado sa hipag niya. Sayang naman, perfect match pa naman ang dalawa, parehong mabait, maganda at guwapo at syempre parehong mahal niya ang mga ito. Ma'am, direko daw po tayo sa A&A, may handaan daw po sa rooftop kasama ang mga kaibigan ni Sir Tyrone, tura ni Kuya Ronnie kay Ara pagbaba nito mula sa opisina sa A&B. Pinirmahan na niya ang lahat ng dokumento na kailangang pirmahan sapagkat last day niya muna sa trabaho dahil sa nalalapit niyang panganganak. Okay, Kuya, sagot niya sa kanyang driver at tinulungan siya nitong makalulan sa sasakyan. May maagang out-of-town meeting si Tyrone kanina at nagtaka siya nang biglang may paanda ito sa rooftop ng A&A building. Siguradong malalapit niyang mga kaibigan ang mga iyon sapagkat piling-pili lamang ang mga nakakaakyat sa rooftop, wow!
Bimyagan natin ang bagong may sakal, tura ng isang kaibigan ni Tyron habang nag-o-open ng isang brandy. Mga kababata niya ang mga ito at hindi siya tinatantanan ng malamang bigla siyang nagkaroon ng asawa. Aha, nasaan na ang magaling na misis na yan at nasilo niya ang isang Tyron Alegre, saad naman ang isa habang nakatawa lang din si Tyron sa mga ito. Wala talagang ideya ang mga ito sa biglaan niyang pagdeklara sa madla ng kanyang marital status. Hindi babe siya pupunta dito nang makilatis namin siya, saad ni Mariel, isa din niyang kababata, very close din ito sa kanya kaya baliwala ang pagpulupot ng mga kamay nito sa kanyang leeg. Co-ops, get your hands out of him, baka magselos ang misis niya kapag nakita kanyang nakaganyan kay TJ. Tura ni Brian, ngunit sumimangot iyon. Napaka-irrational naman ng asawa ni Tyron kung bigla na lang itong magseselos. Sa kanilang magkakababata, siya lang ang pinakaklingi kay TJ. Ma'am, sa VIP elevator na kayo sumakay direko sa rooftop mas mabilis, tura ni Kuya Ronnie sa dalaga. Sige Kuya, hindi ka ba aakyat, saad niya dito? Hindi na ma'am, hintayin ko na lamang kayo dito sa baba, tura ni Kuya Ronnie at tumango siya dito bago niya tinungo ang itinuro nitong elevator. Nagbaw sa kanya ang guard sa entrance ng building nang siya ay pumasok at nginitian din niya ito. Paglulan niya sa elevator ay pinindot ang top kung kaya't maya-maya lamang ay naramdaman na niyang gumalaw iyon pataas. Naglilikot din ang kanyang baby kung kaya't hinaplos-haplos niya ang kanyang tiyan habang naghihintay na makarating sa taas. Nang huminto ang elevator ay pinindot niya ang open at saka lumabas. Tinungo niya ang glass door upang makalabas sa open area ng rooftop kung saan doon sila malimit kumain ni Tyron. May mga halaman din sa top kung kaya't parang garden lang ang buong paligid. Paglabas niya sa glass door ay nakita niya agad ang mga nagtatawa ng kumpol ng mga kaibigan ni Tyron. Hinanap niya ng kanyang mata ang asawa ngunit napahinto siya nang makitang may babae sa likod nito at nakayapos sa kanyang leeg habang nakikipagtawanan sa mga kasama. Tumalikod siya at dali-daling bumalik sa linabasang glass door, at tinungo ang elevator. Agad din niyang isinara iyon at pagkatapos ay pinindot amang ground floor. Nagmagsimulang umusad iyon ay inihilig ang sarili sa wall, kinuha ang COSA bag at dinial ang number ni Leo. Kunin mo na ako dito, ayoko na, tura niya kay Leo nang langgat nito ang sapi. Are you crying? Where are you? Nag-aalalang tanong ni Leo dito lalo na nang marinig ang pagsigop nito tanda ng pag-iyak. A&A, halos hindi makapagsalitang sagot ng dalaga at naikuyom niya ang mga kamao. Okay, relax ka lang dyan. I'm coming, tura niya dito saka pinatay ang phone. Iniwan ang hawak na chart sa nurse station dahil katatapos lang niyang mag-round at dali-daling lumabas habang suot-suot pa nito ang kanyang doctor's gown. Agad siyang sumakay sa nakaparadang sasakyan at tila nakipagkarera sa daan patungo sa A&A. Pagdating sa nasabing gusali ay basta na lang niya pinark ang sasakyan sa harap habang ilang pakialam kung no bawal magpark doon o hindi. Pag-enter niya sa entrance ay nakita niyang palabas sa elevator si Ara habang nagpupunas ng luha. Maya-maya lamang ay lumabas sa kung saan si Tyron at patakbo niyang sinundan si Ara. Binilisan din niya ang paglakad upang makalapit dito, ngunit pinagsiklaban siya ng galit kay Tyron sa isiping pinaiyak na naman nito ang dalaga. Imbes na huminto siya sa harap ni Ara ay linagpasan niya ito at sinalubong si Tyron ng malakas na unday sa mukha. Sa lakas ng ginawang pag-unday ni Leo kay Tyron ay napasadsad ito sa di may kalayuan. Agad damyugo ang labi ng binata kung kaya't biglang nagsilitawan ang bodyguard nito sa kung saan at tinutukan ng baril si Leo. Ngunit wala iyong pakialam, sapagkat dumating din ang may higit 10 bodyguard ni Leo at nagtutukan ng baril sa ground floor ng A&A. Agad namang tumayo si Tyron, tinanggal ang suit at hinarap si Leo. Tinanggal din no Leo ang suot niyang doctor's gown at nakupagbunuan kay Tyron. Walang gustong magpatalo sa dalawa, si Leo na international champion sa kung fu at taekwondo ay binigyan niya ng magkakambal na flying kick ang si Tyron. Samantalang si Tyron naman na inaral mula pagkabata ang judo at karate ay hindi naman siya nagpatalo sa pagbigay ng magkakasunod na suntok sa katawan ni Leo. Nagmukhang shooting ang bakbakan ng dalawa, walang magledyas loob umawat sa mga ito. Ang kani-kanilang mga bodyguards ay nakaabang lang din kung magujing dohado ang kani-kanilang gaamo. Umawat sa mga ito. Ang kani-kanilang mga bodyguards ay nakaabang lang din kung magujing dohado ang kani-kanilang gaamo.
Si Arabella naman ay hindi niya alam kung ano ang gagawin at kung paano awatin ang dalawa. Bigla siyang nawalan ng boses at nag-iiyak sa tabi habang nagrarambyalan ang dalawang lalaki. Maya-maya lamang ay naramdaman na lamang niyang may mainit na likodong umagos ka kanyang paa. Nang tignan niya iyon ay sobi siyang natakot nang makitang dugo iyon na nagmumula sa kanyang puwerta. Bigla siyang napasigaw ng malakas na ikinahinto ng dalawa. Ayaw niya kung kaya't napahinto ang lahat maging ang dalawang nagbubugbugan. Nang makitang dagon ito ay nagunahan ang lumapit ang mga ito sa kanya. Kapag may may-aring masama sa mag-ina, papatayik kita, galit na pagbabanta ni Leo kay Tyron habang dinaluhan ang dalaga. Kapag may mangyaring masama sa mag-ona ko, ililibing kita ng buhay. Pagbabanta rin ni Tyron dito. Ano ba? Tumigil na nga kayo, kapag may mangyari sa amin ng anak ko, mumultuhin ko kayong dalawa. Galit niyang pahayag sa pag-aaway ng dalawa. Ano pang ginagawa mo dyan? Buhatin mo ang asawa mo, inis na tura ni Leo kay Tyron. Agad namang tumalima ang binata at agad binuhat ang dalaga at dali-daling inilabas sa building. Nang makita ang sedekiya ni Leo sa labas ay isinakay niya doon ang asawa, likot sana soya upang i-drive Leon ngunit na unang sumakay sa driver seat si Leo, ako na, hindi ka marunong mag-driver, saad nito kung kaya't bumalik siya sa likod at inalalayan si Ara. Bigla siyang natakot nang makita ang patuloy na pagdurugo ni Ara. Niyakap niya iyon ng mahigpit habang panay ang dasal na sana maging okay amang asawa at anak. Hold on please, malapit na tayo sa hospital, saad niya sa asawang nanginginig din sa takot. Hinawakan niya ang mga palad nito at napahawak siya ng mahigpit sapagkat sobrang lamig ng mga ito, baka may mangyari sa anak ko, turan ni Ara dito. He's gonna be fine, you'll both fine sweetheart, pagapapalakas ng loob niya dito. Malayo pa ba, anas ng dalaga. We're getting there, kalma daw ang pahayag niya dito kahit gustong gusto niyang lilipad na sana ang kanilang sasakyan. Maya-maya lamang ay haninto na ang kanilang sasakyan. Agad bimuksan ni Leo ang pintuan ng sasakyan at binuhat niya si Ara mula sa pagkakaandal nito kay Tyron. Agad namang lumapit ang mga crew dala-dala ang stretcher at dahan daw ang ipinahiga ang dalaga doon pagkatapos ay dali-daling ipinasok sa labor room. Bakit hindi ka pumasok loob? Isalba mo ang asawa't anak ko, galit na tura ni Tyron kay Leo nang makitang naiwan sa labas ng labor room ang doktor. Surgeon ako, hindi og, pasupladong pahayag ni Leo habang kumuha ng bulak, nilagyan ng alcohol at idinampi sa mga sugat na natamo. Doc, are you okay? Ako na po, turan ng nurse na lumapit sa kanilang dalawa. Kumuha ng bulak at nilinis ang mga sugat-sugat sa mukha ni Leo. Pagkatapos ng doktor ay ang mukha naman ni Tyron ang nilinis nito maya-maya lamang ay humahanggos na dumating sina Ginoo at Ginang Alegre, nagulat nang makita ang mukha ng anak Tyron, anong nangyari Iho? Kumusta ang mag-ina mo, nag-aalalang pahayag ng Ginang sa anak. She's in the labor room, turan niya sa ina. What happened to your face? Saad ng Ginang nahahawakan ang kanyang mukha ngunit inilayo niya ito. Siya namang pagdating ng ama't ona ni Leo na alalang alala sa anak. Leo, are you okay son? Turan ni Mrs. Chan agad hinaplos ang mukha ng anak, I'm okay, mom, turan ni Leo sa ina. Ano bang ginagawa nyo, parang kayong mga bata? Buti hindi nagkagulo ang mga bodyguards ninyo. Turan ni Ginoong Alegre sa dalawa na sinang-ayunan naman ng daddy ni Leo, bakit naman pumunta ka sa A&A anak at bigla kang naghamon ng gulo? Turan ni Mr. Chan kay Leo, hindi ako naghamon dad, binigyan ko lang ng pagkatandaan ang Tyron na yan, inis niyang pahayag sa ama. Why? I have done nothing to you, galit na sagot ni Tyron dito. Sakin wala, pero kay Ara meron. Ang kapal ng mukha mong paiyakan na naman siya, sagot naman niya dito. Wala akong ginawa, na misinterpret niya lang ang kanyang nakita. Nakita mo namang hinabol ko siya para magpaliwanag, pero sinalubong mo ako ng suntok, inisagot ni Tyron kay Leo. O siya, tama na yan. Hindi yan nakukuha sa init ng ulo, you are both professionals. You don't need to break one's face to settle things like that, pahayag ni Ginang Alegre sa dalawa kung kaya't nag-tone down ang dalawa. Maya-maya lamang ay bumukas ang labor room at dine clear ng nurse na nanganak na si Ara at kailangan nila ang damit at diapers ng baby. Natigil ang excitement ng lahat ng maalalang walang nadalang gamit para sa mag-ina.
Wait lang nurse, biglaan kasi ang panganganak ng daughter-in-law ko hindi kami nakadala ng gamit. Pero parating na, tumawag na ako sa bahay, saad ni Ginang Alegre sa nurse at tumango iyon. How's my wife and son? Tura ni Tyron dito. Okay po silang dalawa sir, maya-maya lamang pupunta sa sila sa recovery room, pahayag ng nurse at nakaramdam siya ng relief ng agpasalamat dito. Hello my apo, you are so cute. Kamukha mo si Lolo Daddy mo, si Ginang Alegre habang Neil Aero laro ang maliit na kamay ng kanyang apo asterisk of course, guwapong-guwapo ang apo ko, manang-mana sa akin, masaya namang pahayag ni Ginoong Alegre. Sa Villa ka uuwi, okay. Sina Lola Mommy at Lolo Daddy ang makakasama mo, dekara ng ginang sa apo at ngaprotesto si Tyron nang marinig ang sinabi ng ina. Mom, anong sa inyo, uuwi, paano kami, reklamo niya sa ina. E di gumawa kayo ng isa pa, tura ng ina at di makapaniwalang tumawa ang binata sa sinabi ng ina. Okay ka lang ba, tura ni Ara kay Leo nang makita ang pasa at sugat nito sa mukha. Yeah, this is nothing. I'm glad that you and baby are okay, tura ni Leo at hinagilap niya ang kamay nito. Thank you, Leo, saad niya dito at nginitian siya ng doktor. Siya namang pagbukas ng room at alang-inang pumasok si Tyron. Mag-rounds muna ako, palam ni Leo at tumango siya dito. Tinanguan lang din ng doktor si Tyron na noon ay nakatayo pa rin malapit sa may pinto. Paglabas ni Leo ay isinara nito ang pinto at lumapit sa dalaga. Umupo ang binata sa side ng kinahihigaan niyang hospital bed at hinagilap ang kanyang kamay. About what you saw, saad ng binata ngunit ipinilig ng dalaga ang mukha sa kabilang side. Tanda ng pagsabing hindi siya interesado na pangiti naman ang mapakla ang binata sa reaksyon niya ngunit hindi iyon sumuko. It's not what you think, tura niya pa rin dito. Huwag ka nang magpaliwanag, malinaw ang mata ko at nakakaintindi naman ako sa mga nakikita ko sa paligid. Formal niyang pahayag dito. Mali nga yun eh, she's my childhood friend. She's just like that every time we meet, and walang mali siya, paliwanag ng binata dito o talaga. Tell that to the Marines, wika niya kasabay ng pagtalikod dito. Okay, I'm sorry, from now on, hinding-hindi na ako lalapit sa kung sino man kahit kaibigan ko pa ito, saad ng binata dito. Talagang hinding-hindi na dahil wala na akong pakialam sa iyo, galit niyang pahayag dito. Sweetheart, that's not a good joke, tura ng binata dito ngunit pinanlisikan niya ito ng mata. Sweetheartin mo ang mukha mo, matare na kayang pahayag at napakamot iyon sa ulo. Heist, ang tindi namang magselos ang misis ko, hindi ko alam kung matutuwa ako o matatakot, babulong-bulong na saad ni Tyron sa sarili sinong nagseselos, masungit na pahayag ng dalaga at napangiti siya sa reaksyon nito. Ako po ma'am, nagseselos po ako sa Dr. Chan ninyo. Parang mas mahal mo pa ang singkit na yun kesa sakin ah, buti na tanong mo kung okay siya samantalang pareho naman kaming may pasa sa mukha pagre-reklamo ni Tyron at napaismid siya. Pero okay lang naman sakin dahil kaibigan mo siya, dagdag niya dito. Pues, hindi okay sakin na may pumupulupot sa'yo na parang sawa kahit kaibigan mo pa, masungit niyang turan dito kung kaya't itinaas ng binata ang kanyang kamay. Okay, noted. Ayaw ng asawa ko na may ibang humahawak sa akin. Sure, ham. Ewan ko sa iyo, saad niya na hindi pa rin nawawala ang inis dito. Hinagilap ni Tyron ang kamay at maya-maya ay inilabas nito ang singsing sa kanyang bulsa. Will you marry me again, sweetheart? Si Tyron habang hawak-hawak ang kamay ng dalaga. Si Arabella Nan ay naging speechless mula sa sobrang pagkainis sa asawa. Wala siyang ideya sa pakulo nito and it really melts her heart. Say yes mommy, please. Mula sa pinto ay pumasok ang mag-asawang Alegre habang karga-karga ang kanilang apo. Mom, reklamo ni Tyron sa biglaang pag-enter ng mga magulang habang hindi pa napapasagot ang asawa. AJ, bakit AJ? Hindi pa kami nag-usap ng asawa ko para sa pangalan ni baby. Tura niya sa ina nang marinig ang tawag nito sa apo. AJ short for Armand Jade, combination of your dad's name and yours. Saad ng ginang na tila walang pakialam sa reaksyon ng anak habang hindi makapaniwala na tumingin Ara. Nagkibit naman iyon na tila sumang-ayon sa ibinigay na pangalan ng ina sa kanyang apo. Inilapit ng ginang kay Ara ang anak at excited na kinarga ng dalaga ang anak mang iyak-iyak ito nang sa wakas ay mahawakan ang anak at mahaplos.
May feeling sa kanyang dibdib na hindi niya maintindihan habang nakahawak sa anak. Idinikit niya ang mukha sa pisngi ng kanyang anak at papikit niyang dinama ang bond na mayroon sa kanilang mag-ina. Tyron held them both in his arms and kissed her wife in the head. Napaluha si Ginang Alegre at ginagap ang kamay ng asawa dahil sa sobrang saya sa nakikitang sinmula sa kanyang anak at ang pamilya nito. Kinabig naman siya ng asawa at pasimpleng niyakap ito. This is the most beautiful scene they ever saw in Tyron's life at sobra silang nagpapasalamat na dumating ang ganitong pagkakataon sa kanilang anak. Maya-maya ay umiyak si Baby AJ, kung kaya't biglang nataranta ang lahat. Oops! Tahan na apo, halika kay Lola Mommy, agad nakalapit si Ginang Alegre kina Tyron at Ara. Nagkatinginan pa nagdalawa ngunit nagkanjitihan ng nasa kamay na ni Ginang Alegre ang apo at hinalhele ito sa loob ng room. Mom, baka masanay si baby sa kasasayaw ninyo, tura ni Tyron sa ina ngunit tila walang narinig ito. Hayaan mo na anak, sobrang excited nagmaminyo sa kanyang apo, mahinang tura naman ni Ginoong Alegre sa anak habang nakangiting pinagmamasdan ang asawa habang isinasayaw ang apo. Mga ilang araw lang din ang ipinaglagi ni Ara at ang kanyang baby sa hospital. Nang lumabas ang newborn screening ni Baby AJ at okay naman lahat sa kanilang mag-ina ay umuwi na sila sa kanilang bahay. Nagtalo pa ang mag-inang Tyron at Ginang Alegre sapagkat gusto ng huli na sa villa sila uuwi. Saad naman ng binata ay gusto din muna nilang masolo ang kanilang anak at I feel ang pagiging first time mom and dad nila kung kaya't sumang-ayon din ang kanyang ina dito. Tulog na tulog si Baby AJ pagdating nito sa Fee Park, na kahit ilang ulit halik-halikan ni Tyron ang anak ay tila ang wala itong planong magising kung kaya't enjoy na enjoy siya sa pagbabantay. Ngunit pagsapit ng takip silim ay biglang nag-iiyak si AJ na hindi nila malaman ang dahilan. Tumatahan ito ng saglit ngunit mas marami ang iyak nito at sobra ang pag-aalala nilang mag-asawa kung kaya't kahit hating gabi na ay tumawag ang binata sa villa. After 15 minutes ay naroon na sa kanila ang kanyang ama't ina. Kinuha agad ng Ginang ang apo, inihele ng saglit pagkatapos ay parang magic na biglang tumahan ito. Nako, namimiss ng aking apo ang kanyang lola mommy at lolo daddy. Tura ng Ginang habang tumihak ang anak na buhat-buhat ng ina. Paanong nagyari yan, nahihiwaga ang pahayag ni Tyron sa magulang, syempre meron din itong favorite, biro ng ina kung kaya't napakamot na lamang soya sa ulo. O siya, pwede na kayong matulog at kami na muna ang bahala sa apo ko, ang Ginang sa mag-asawa dahil kitang-kita ang pagod sa mga ito dahil sa matinding pag-aalala sa kanilang apo. Thank you, Mom, I'm so exhausted. Tura ni Tyron na ibinagsak ang katawan sa bed. Okay, enjoy your sleep at doon kami sa kabilang kwarto maglalaro ni na baby, si Ginang Alegre na isinenya sa asawa na kunin ang bottled milk ng apo at ilang gamit bago lumabas sa kwarto. Thank God, I can sleep in peace, tura ni Tyron na yamakap sa asawa habang magkatabing nakahiga sa bed. Nginitian lang din siya ni Ara habang sobrang relief din ang nadama dahil tumahan na ang kanilang anak. Asterisk thank you, sweetie, for bringing our bundle of joy in this world, tura niya sa asawa na mas lalong humigpit ang ginawang pagkakayakap dito. Tumawa lang din ang dalaga at nilang dahil sa pagbibigay niya ng kisa sa leeg nito. I love you, pahayag niya sa asawa pagkatapos ay dinampyan ito ng halik sa labi. Will you marry me? Again, tura ng binata habang hinihintay ang pagkaidlip. Ang tanong, gusto mo ba talaga akong maging wife forever? Saad niya dito at napangiti iyon. Of course, ano bang klaseng tanong yan? Tura niya sa dalaga, naninigurado lang, baka bukas makalawa magbago na naman ang isip mo. Saad niya at tumawa iyon bago sumeryoso. You are my child's mother, kaya forever kitang magiging asawa at mamahalin, at susuyuan, ang binatang idiniin pa ang huling sinabi kung kaya't nakurot niya ito sa tagiliran ng wala sa oras, matulog ka na, mag-aalaga ka pa ng bata bukas, nakikilig niyang turan dito at napahaplos iyon sa mukha. Hay, ang hirap palang mag-alaga ng iyaking bata, birong pahayag niya at natawa ang dalaga. Hindi. Mag-anak pa ng mag-anak, biro din Ara sa kanya. Sabagay, nandyan naman sina mommy at daddy. Pwede na ba? Turan niya sa asawa kung kaya't namalayan na lamang niyang nahulog na siya sa kama dahil sa lakas ng pagkakatulak nito sa kanya. Sorry, agad namang dinaluhan ni Ara ang nahulog na asawa habang hindi maitago ang sobrang pagtawa.
Tinulungan niya itong makatayo ngunit hinayla siya ng binata kung kaya't napasubsob siya sa katawan nito. Humanda ka sakin, nakangiting pagbabante ng binata kung kaya't di niya napigil ang halikan nito. I love you, Tyrone Alegre, tura niya dito at niyakap siya ng mahaigpit ng binata. Paggising nila kinabukasan ay tirek na ang araw. Nakalimutan yata nilang may anak sila, ngunit nang mag-sink in ito sa kanilang isip ay halos magunahan silang lumabas sa kwarto para tignan ang anak. Nasa garden po sila sir, pag-i-inform ni Manang Rosie kung kaya't nagmamadali silang bumaba at timango ang pinto papunta sa garden. Pagdating nila sa pinto ay nakita nila ang ginang na po napainit ang kanilang anak. Good morning, masayang bati ni Tyrone sa mga magulang, lumapit sa ina habang hawak-hawal ang anak at binigyan ng halik si AJ. Good morning my son, how are you today? Masayang pahayag niya sa anak. Mukhang bagong ligaw din ang kanyang anak at ang bango-bango nito. Magdamag naglaro, papatulog na siya, saad ng ina at hindi makapaniwala nagbinata sa body clock ng anak. Heist, sigurado, iiyak na naman ito mamayang gabi, birong reklamo ni Tyrone kung kaya't napatawa ang kanyang mga magulang. Sabi ko kasi sa iyo sa villa siya uuwi, tura ng ina at umiling siya. No way, saad niya habang kinuha ito mukha sa pagkakahawak ng ina. Gigil pa niya itong hinalik-halikan at umiyak ng kaunti ang bata. Huwag mo kasing halikan ng ganyan. Nag-ahit ka na ba? Yung bigot mo, ma-irritate ang skin ng apo ko, tura ni Ginang Alegre na binigyan ng mahinang hampas si Tyrone sa balikat. Hay, grabe ah. Pati paghalik sa anak ko pinagdadamot nyo na, biro niya sa ina kung kaya't tumawa iyon. Loko loko, manang-mana ka talaga sa daddy mo, tura ng ginang dito. Aba't bakit sakin na naman napunta ang sisi, reklamo ni Ginoong Alegre kung kaya't napuno ng tawanan ang buong hardin. Sweetheart, which do you prefer? Church, garden, or beach wedding? Tura ni Tyrone sa dalaga ng may baba ang anak mula sa matagal na paghihil. Church wedding syempre, simpleng pahayag niya habang inaayos ang kumot ng anak. That's what I want also, saad naman niya habang nakatingin sa asawa. She's too focused with their son at halos hindi na siya nito tinitignan. Sweetheart, hindi ka pa ba tapos dyan, tura niya dito. Matatapos na, sagot nito na hindi na lang siya tinapunan ng tingin kung kaya't napailing ang binata. Tumayo siya at linapitan ito pagkatapos ay walang sabi-sabing niyakap niya ito sa likod. Papauwiin ko na ata si baby sa villa, tura niya dito at napalingon sa kanya ang dalaga nula sa kanyang pagkakayapos dito. Anong sinasabi mo, gulat na pahayag ni Ara at di niya napigil ang tumawa kasabay ng pagbigay niya ng halik sa pisngi. Paano, siya na lang palagi ang inaasikaso mo, tinatanong ko nga sa sarili ko kung kilala mo pa ako, tura niya at nakatawang hinampas niya ito sa braso. Ikaw talaga, saad ng dalaga habang lumawak ang pagkakangiti. At dahil tapos na ang ginagawa nito kay baby ay hinala niya iyon sa may sofa at pinaupo sa kanyang kondangan. Paminsan-minsan pansinin mo naman ako, papauwiin ko na talaga kay mommy ang batang yan, biro niya sa asawa at kinurot siya ng dalaga. At ano pang gagawin ko sa iyo eh nakakalakad ka naman, nakakakain at kung ano-ano pa, tura niya dito. Kailangan ko rin ng TLC, sweetheart, sagot niya at napatawa iyon nang medyo may kalakasan. About our wedding, maya-maya ay tura niya dito. Wait, kunin ko yung listahan. Saad ng dalaga na tumayo at pumunta sa may tokador at may kinuha ang kapirasong papel. Bumalik ang dalaga sa sofa at naupo sa tabi sabay abot ang papel sa binata. Nang tignan ito ay simpleng detalya para sa kanilang kasal. Tumango tango diye sa motif, flowers etc. Pagdating sa entourage ay napatingin siya dito. Maid of honor, Alex, bridesmaid, Joy, Anna, Jenny, Samantha. May problema ba, saad ni Ara sa kanya nang biglang mapalingon siya dito. Wala naman, tura nito na halatang nag-iisip. Is it okay with you? Hindi naglaon ay tanong nito. Yeah. Ikaw, balik niyang turan dito at nagkibit iyon. As long as she likes it, and also Rafael, saad nito. Inobserbahan niya ng ilang saglit ang binata ngunit consistent naman ang reaksyon nito. Wait, I'll call Rafael, tura niya at kinuha ang phone sa may table. Maya-maya ay nasa linya na ito. Hi Raf,
How are you? Bati niya sa kapatid ni Leo. Hi Ara, I'm good. What's up? Nakangiting pahayag ni Rafael habang hindi makapaniwala ang mukha na tinawagan na Kaya ito. What are you doing? Tanong na Kaya. Nakuha niya kasi sa video na nakahawak ito ng baby. Babysitting, sagot ng nasa kabilang linya kasabay ng pagtawa. Natawa din siya sapagkat pareho sila ni Tyron na nagbubuhat ng bata. Nagising si AJ kung Kaya't buhat-buhat na ng kanyang asawa. Pareho kayo, natatawang saad niya sa kausap habang pinukaw sa camera ang asawa habang bitbit ang anak. Tumawa si Rafael at sinabayan niya ito. Pwede ko bang kuning bridesmaid si Sam, maya-maya ay tura niya dito. Napaisip iyon ngunit ngumiti rin pagkatapos. Of course, if she likes it. Tura ni Rafael at nagpasalamat siya dito. Oh, here she comes, hon, come here, Arabella wants to talk with you. Narinig niyang pahayag Rafael habang kausap ang asawa nito. Hi, Arabella. How are you? Maya-maya ay mukha na ni Sam ang nasa screen. I'm fine. How's the new mom like me? Tura niya at tumawa iyon. So tearing but fulfilling. What's up? Nakatawang pahayag ni Sam sa kabila. Same here. Oh anyway, I am making a list of my entourage. Can you make it as one of my bridesmaids? Turan nito dito at napa, oh, ito. Really, you want me to be your bridesmaid? Hindi makapaniwalang tanong nito. Yeah, and I'm asking you now. Turan niyang nakangiti at tumanggaw tango yun. Of course, I'd love to. Saad ni Sam at tuwang-tuwa siya sa pagpayag nito. Thank you, Sarm. Turan niya at nakangiting tumanggaw tango yun. Say hi to the groom, maya-maya ay ipinokos si Tyron habang karga-karga ang anak. Hail, bati ni Sam sa binata habang natuwa sa itsura nitong nakabitbit ng baby. Kumaway naman si Tyron dito habang hinihila si AJ. See you, Sam. Tura niya dito bago ini-off ang video call at kumaway iyon, and she said yes. Tura niya sa binata nang humarap sa kanyang mag-ama. What can I say? Nakatawang pahayag ni binata dito. Did you make a list kung sino ang best man at mga groomsman mo? Maya-maya ay tanong niya dito. I have listed them in my mind. Tura nito at pagkatapos ay dahan-dahang inilapag sa higaan ang natutulog ng anak. Okay, who's your best man? Si Gov Matt ba? Saad niya habang iniisip ang mga closest friends nito. I'm thinking of Leo, sagot ng binata na naupo sa kanyang tabi. Really? Why? Hindi naman kayo close ni Leo ah, turan niya dito. Oo pero, he's the one who took care of you and baby in my absence. Isa pa, he's gonna be my brother-in-law, saad niya at nangingiting napatango ang dalaga. I love your idea, excited na turan na Kaya dito kung Kaya't napatingin ang binata sa kanyang mukha. Nine love ba si Dr. Chan sa'yo, out of the blue ay natanong ng binata. Pinangunutan niya ito ngunit napatawa din ang dalaga dito. How did I know? Besides he is my friend and never crosses that in my mind, saad niya dito. Okay, sige, mabuti na yung maliwanag, tura ng binata at nakurot niya ito sa tagiliran. Kinuha naman ng binata ang kanyang kamay and pinned her to the sofa and kissed her like he didn't touch her lips for ages. Tila nagkaroon ng prenup party nang dumating ng magpatawag ang sastre ng body measurement para sa kanilang wedding gowns. Sa rooftop ng A&A ang venue na kung saan nagpahanda ang mag-asawa ng magarbong intimate party para sa meet and greet ng kanilang magiging entourage. Kanya-kanyang dating ang mga ito, mula kay Gob, Matt at ang kanyang girlfriend na si Jenny. Sina Ezekiel at ang secretary ni Tobe si Anna na kaibigan ni Ara. Si Timothy minus girlfriend nito dahil kasalukayang nakabakasyon sa ibang bansa, si Brent from Singapore, si Brian nakababata ni Tyron, sina Rafael at Samantha ay nakarating din. Mukhang nagulat pa si Gov. Matt nang makita si Samantha na ex-girlfriend ni Tyron ngunit tila maayos naman ang lahat sapagkat parang dati lang na magkakaibigan ang reaksyon ng bawat isa. Joy is there too. Maging si Alex na kada darting lang din sa Australia ay tuwang-tuwa na ikakasal na ulit ang lanyang kuya at best friend. Kasali din ang secretary ni Arabella na si Sarah at ang secretary ni Tyron na si Grace.
Si Leo naman ay naroon din ngunit pinaka-late na dumating sapagkat may emergency ginawa sa operating room. Congratulations! You're the bravest here to settling down first. Bachelor no more, bro, biro ni Govmat kay Tyrone nang lumapit siya sa table ng mga lalaki. Napailing ang binata sa sinabi ng kaibigan habang nakatawa ang iba. Goodbye, freedom, kantiyo din ni Brian kung kaya't mas lalong nagkatawanan ang lahat. You'll getting there too, natatawa naman niyang pahayag. May nagkibit sa mga kasama niya tila walang balak mag-settle down ngunit tinuwanan na lamang niya ang mga ito. We'll let see when your time's come, tura niya habang nakipagkamay kay Rafael who is also a married man in the group. That's right bro, when it's your turn, kahit anong ilag mo masasapol ka talaga, saad naman ito kung kaya't nagkakatinginan ang mga kasama nilang bachelors. Congratulations! Ayaya, kilig na kilig ako sa inyong dalawa mare. Si Joy naman habang binigyan ng beso-beso ang dalaga. Thank you. Turan naman niya habang magiliw na tinanggap ang beso-beso nito. Andami namang opo dito mare, bulong pa nito kung kaya't di niya napigil ang tumawa. Oo Mars, kaya pumili ka na ng iyong prospect, biro naman niya dito at tila excited na tumawa iyon. Hello, there. Congratulations. You deserve the best, si Samantha naman sa dalaga pagdating nila ni Rafael. Thank you for coming, magiliw niyang pahayag pagkatapos ay binigyan ng beso-beso ang mag-asawa. Pupunta ba si Leo, turan ni Rafael nang hindi mahagilap sa paligid ang kapatid. Ngunit nasa operating room pa. Alam mo naman yun, duty first palagi, nakatawa niyang pahayag kay Rafael at nailang iyon. Have a good time, okay, saad niya sa dalawa at nakangiting tumango ang mga ito. Thank you for coming, akala ko hindi ka na makakarating. Saad niya kay Anna habang hawak-hawak ang kamay nito. Siyempre, darating ako. It is my honor na part ako sa pinakanggranding kasal sa mundo ng negosyo sa Pilipinas no. Turan naman ni Anna at nagkatawanan sila pareho. Talaga lang ha, kumusta ang mga kapatid mo, saad niya dito. Okay na okay, salamat sa scholarship, lately ko lang nalaman. Thank you, si Anna at pinisil na lamang niya ang kamay nito. Congratulations! At last, sa hinaba-haba ng process yun sa sombehan talaga ang tuloy ninyong dalawa ni kuya. Saad ni Alex sa dalaga at natawa siya sa matulanhagan itong pahayag. Wow! Makata, saan nang galing yun, nakatawang biro niya dito. Hindi, kasi alam mo na napakaraming nangyari sa inyong dalawang ngunit sa huli eto na plus may pabonus pang cute na bata. Saad ni Alex kung kaya't hindi napigil ang yakapin iyon. Thank you, turan niya dito habang mamasa-masa ang mata sa luha. Marami siyang ipagpapasalamat kay Alex ngunit hindi niya alam kung paano sasabihin baka abutin sila ng umaga. Para eho pang nagkatawanan nang makitang naluluha sol ang pareho. Maya-maya ay lamingalinga si Alex na parang may hinahanap. Hindi ba kasali si Dr. Chan sa Entourage, tanong niya sa dalaga at sumili ang mapagbiro niyang ngiti. Nasa operating room pa, baka last minute na siya makakarating, saad niya at napasimangot iyon. Duty first sister, nakatawang pahayag niya dito at napailing iyon. Yun na nga ba ang pinakaayaw niyang profesyon, yung 24/7 available sa iba ngunit sa friends and family ay mahirap pa. Thank you Sarah, thank you Grace for coming, tura niya naman sa dalawa na nahihiya pa ang mga ito sa iba. It's our pleasure ma'am, thank you sa pagpili sa amin as one of tour entourage. Saad ni Grace na sinang-ayunan naman ni Sarah. Tyrone and I are thankful na kayo ang aming mga katrabaho. Enjoy lang kayo, huwag mahihiya, okay, tura niya sa mga ito at nakangiting tumango ang dalawa. Pagkaraan ng ilang sandali ay may biglang umakbay sa kanya at natuwa siya nang makita si Leo. Binigyan siya nito ng isang halik sa pisngi. Inayos niya ang polo ng doktor sapagkat sa kamamadali ay basta na lang yata isinuot ang polo nito at humahanggos na umalis sa hospital para makadalo sa event nila. At last you're here, saad niya dito. Inayos niya pa ang nakausling buhok sa may noo nito. Natagalan ako sa operating room, sorry, pahayag nitong nakangiti. That's understandable, come, ipapakilala, kita sa lahat, turan niya dito habang pasimpleng hinaila ito sa mga kasama. I would like to introduce to all, my brother Dr. Leo Chan.
He is the groom's best man, proklaman niya at nagsitangguan ang iba. Akala nila totoong kapatid nila si Leo. Ngunit sina Rafael, Tyrone at mga nakakakilala sa doktor ay natuwa sa pagpapakilala niyang kapatid niya ito. Aampunin na po ako ni na Mr. at Mrs. Chan kaya I declare Leo as my brother, sila po kasi ang maghahatid sa akin sa altar. Pagbibigay alam niya kung kaya't natawa ang lahat. Maya-maya ay nakipagkamay si Leo sa lahat lalo na sa mga kalalakihan. Si Alex naman ay nainis dahil kahit anong ngiti niya dito ay parang hindi siya nakita ng doktor. Lihim namang napangiti si Ara sa inasal ni Leo sa kanyang best friend. And what is the meaning of that smile? Tura ni Tyrone sa dalaga, habang ipinulupot ang mga kamay sa baywang nito. I'm just happy. All of our favorite people are here with us, tura niya dito at napangiti iyon. That's right, we are lucky enough to have them. And of course, I'm the luckiest because I have you. Pagsesegue ng binata at natatawang napalingon siya dito. Talaga, tura niya. Texman, saad niya at sinelyuhan ang labi ng asawa. I love you so much. Turan nito ng pakawalan ang nito ang kanyang labi. I love you more, saad naman habang iniyakap ang asawa napatayo ang lahat ng damalong bisita nang magsimulang pumailan lang ang awiting Beautiful in White kadabi ng pagbukas ng pintuan ng simbahan at nakatayo ang napakagandang bride. Sa gitna naman ay nakatayo doon ang groom na nakahinga ng maluwang pagkakita sa kanyang bride. Kagabi ay hindi na sila nagkita ng kanyang bride sapagkat ayaon sa mga matatanda ay bawal silang magkita bago ang araw ng kasal. Siya ay umuwi sa villa samantalang nagstay naman sa Fee Park sina Ara at ang kanilang anak na si AJ. Halos hindi siya nakatulog dahil sa sobrang excitement kaakibat ng pag-aalala sa kanyang mag-ina baka sumumpong si AJ sa kanyang pagkaiyakin at hindi niya masasamahan ang asawa sa paghele dito. Siniko siya ng katabing best man, nagsimula nang magmarcha ang kanyang napakagandang bride at pat-eho silang excited habang hinihintay na makalapit ito sa kanilang kinaroroonan. Ang bride naman ay nakangiti habang nakikita ang mga bisitang tuwang-tuwa sa kanyang pagpasok sa pintuan. Ngunit mas lalong lumawak ang kanyang pagkakangiti nang masilayan ang kanyang asawa sa gitna habang napalagwapo nito sa suot na white suit katabi ang kanyang best man. Paglapit niya sa kinaroroonan ni na Mr. at Mrs. Chan ay nagmano siya sa mga ito at makikita sa mukha ng mag-asawa ang labis na kasiyahan habang nagmamarch silang tatlo papunta sa groom. Nagmano rin si Tyrone sa mag-asawang Chan at nagpasalamat siya sa mga ito sa pagtayo nila bilang magulang ng asawa at paghatid ng mga ito sa altar. Si Arabella naman ay nagmano kinaginang at Ginoong Alegre na binigyan naman pareho ng halik sa pisngi ang kanilang manugang. Niyakap din ni Ara ang best man na si Leo bago lubusang ibinigay ang kamay sa super excited na groom. Niyakap pa siya nito ng mahigpit bago sila nagmarcha patungo sa altar. I Tyrone Jade, take you, Arabella, for my lawful wife to have and to hold from this day forward, for better, for worse, for richer, for poorer, in sickness and in health, until death do us part. I will love and honor you all the days of my life. I, Arabella, choose you, Tyrone Jade, to be my husband for life. Together, we'll face the ups and downs, always by each other's side. I offer you my hand and heart as a haven filled with love and serenity. I promise to stay faithful and devoted to you. Now, let us humbly invoke God's blessing upon this bride and groom, that in His kindness He may favor with His help those on whom He has bestowed the sacrament of matrimony. I now pronounce you husband and wife in the sight of God and these witnesses. You may now kiss. Deklaryo ng pari at excited na nagsitayuan ang lahat habang itinataas ng groom ang belo ng bride. I love you, my wife. Turan ni nakangiting turan ni Tyrone sa asawa nang maghiwalay ang kanilang labi. I love you too. Sagot naman ni Ara sa asawa habang nakapinta sa mukha ang labis na kasiyahan. Pagkatapos ng ceremonial kiss ay nagpalakpakan ang lahat habang nagmistulang umulan ng puting petals ng rosas ang buong simbahan. Congratulations, saad ng pari sa mag-asawa at sunod-sunod na din ang lumapit sa bagong kasal upang bumati sa mga ito, welcome to the family iha. I am so happy, sa wakas nangyari din ang aking hiling sa Panginoon para sa inyong dalawa.
Turan ni Ginang alegre na mangguyak-ngiyak ng yam akap ito kay Ara. Thank tita, hindi po kayo sumuko para sa min, napapaluha din niyang pahayag sa Ginang. Call us mommy and daddy iha, you are now an official member of the family, turan ng Ginang at napangiti siya dito. Okay po, mommy, thank you, saad niya sa Ginang at minsan pa ay yam akap ito sa kanya. Thank you, dad. Bilang niya kay Ginoong alegre at nakangiting kinabig siya ng matanda at niyakap siya nito. We love you iha, thank you for giving us a very handsome apo, tura ni Ginoong alegre at sobrang natutuwa ang kanyang puso sa narinig mula sa biyenang lalaki. Madalang kasi itong magsalita at hindi niya matantya ang matanda kung pabor kanya ito o hindi. Mom, dad, ano naman ang binubulong niyo sa asawa ko? Biro ni Tyrant sa mga magulang matapos makipagkamay sa mga lumapit sa nilang mga bisita. Sinasabi namin na ganawa na kayo agad ng kapatid ni AJ para sa amin na siya. Tumira, pahayag ng Ginang kung kaya't napatawa na lamang siya sa pagka-obses ng mga magulang sa kanilang mga anak. Sa Oka de Grand Ballroom tumuloy ang lahat para sa wedding reception. Pagdating ng bagong kasal sa reception ay naroon na din ang mga bisita. Laramihan ay mga business partners ming binata at nagmula pa ang ilan sa ibang mga bansa sa Asia. Pagtapasok nila sa Grand Ball ay agad pumailan lang ang kantang Thousand Years na siyang naging background song nila habang lumalakad sa red carpet papunta sa Haren ang bagong kasal kasunod ang kanilang entourage. Pagkatapos ng ilang seremonya ay dumating din ang pinakahihintay ng lahat na tossing of bridal bouquet. Pumagit na ang lahat ng mga dalaga at excited na nagsigawan ang lahat ng ihagis ng bride ang kanyang bouquet. Nagsipagtalo na ng iba para makuha ang bulaklak ngunit kusa ito mang nahulog sa mga kamay ni Alex. Nagulat iyon nang bumagsak sa kanyang harapan, na itakip pa niya ang isang palad sa bibig dahil nagsigawan ang lahat. Whoa! You're the next bride! Kantiyo ng lahat at nahihiya pang iwinagayway ni Alex ang hawak na bouquet. Nang ihagis ni Tyrone ang hawak na garter ay napaanta iyon sa kabilang direksyon kung saan dumapo iyon sa balikat ni Leo na hindi sumali sa grupo ng kabataan bagkus ay busy sa pakikipag-usap sa mga matatandang naging pasyente niya sa mga nakaraan. Tila hindi pa ito aware sa kung ano ang bagay na basta na lang nahulog sa balikat niya at napakunot ito nang biglang magsigawan ang lahat. You're gonna be the next groom? Nakatawang pahayag ng mga kausap at natatawang pinulot niya ang garter habang naliling na pumunta sa kinaroroonan ng bride and groom, hahaha congratulations. Nakatawang pahayag ni Ara dito habang nakaabang ang kamay nito para bigyan ito ng yakap, I can't believe this, hindi na nga ako sumali, saad niyang natatawa at tinapik-tapik ni Tyrone ang kanyang balikat. It's really for you, bro, nakatawa niyang pahayag at umiling-iling iyon. Pagkatapos ng mga ganap sa wedding ni na Tyrone at Ara ay lumipad ang dalawa papunta sa parish para sa kanilang honeymoon. Ang kanilang anak ay may iwan sa request ni na Ginang at Ginoong Alegre. Nagdalawang isip pa ang dalawa na iwan ang anak ngunit pumayag din pagkatapos. Heist! Magiging copycat na naman yan ni Kuya, natatawang tura ni Alex kung kaya't isa-isang napatingin ang mga kaharap sa kanya. Basta laking Alejandra at Armando Alegre, sigurado Tyrone Alegre ang outcome, saad ni Alex sa mga ito at natatawang hinampas siya ng ina. Loko-loko kang bata ka, tura ng ina habang nagkatawanan ang lahat. At bakit naman ngingiti-ngiti dito ang mahal kong asawa, tura ni Tyrone habang baka pangalumbaba si Arabella sa bintana ng hotel overviewing the Eiffel Tower. Niyakap niya ito mula sa likod at malambing namang isinandal ng asawa ang ulo sa dibdib nito. Akala ko, hindi na ako makakabalik dito nakasama ka, saad niya sa asawa at nakangiting hinalakan ni Tyrone ito sa ulo, Ako naman, I'm always thinking of you every time I'm traveling, ang si Tyrone at napatingala siya sa asawa. Oh, talaga, ano naman ang iniisip mo sakin, Aber? Tura niya dito, of course, being with you all the time. Nakapag nakakakita ako ng magandang spot, sabi ko sa isip ko sana nandito siya. Na every time nakikita ko ang mga sweet couple passing by, sa isip ko sana andito siya, pagre-reveal ni Tyrone at hindi maitago ni Arabella ang pagkatuwa. Are you sure? Ako yung iniisip mo, gusto niya dito. Hindi masyadong open ang lalaki sa mga feelings nito kung kaya't nakikilig siya. Niyakap naman siya nito ng mahigoit at hinalikan ang kanyang buhok.
Noong umuwi ako at sinabi kong hindi kita mahal, that was the most painful feeling I've ever felt in my entire life. I cried the moment I turned my back to you. There's no time that I wasn't thinking of you and ended up hurting and regretting. Pero kailangan kong maging lalaki eh, dahil maaring mawala ang walang kamuwang-muwang na bata kung hindi ko yun gagawin. I mean, paano ako magiging masaya ng lubusan if every time I close my eyes I am being haunted by my conscience na may hindi akong napanindigang bata. Ang binata na napangiti ng mapakla habang inalala ang pinakamasak na parte ng kanyang buhay. Nobody knows how happy I was when I found out that the child wasn't mine. Yeah, I was hurt, but by the fact that I've made the biggest mistake of my life because of that. I am thankful that Rafael was man enough to take the responsibility. I will forever thank him and respect him because of that, patuloy pa ni Tyron at napahawak siya ng mahigpit sa kamay ng asawa. Paano kapag pamimiliin ka na naman ulit? Oh my God, I don't like that to happen again. You and AJ are my life and you two are the reason why I am breathing today. Hinding-hindi ko papayag ang masaktan ka ulit lalong-lalo na ang ating anak. Tura nito kung kaya't hindi niya napigil ang halikan ito ng mariin. I love you forever, Tyron Jade Alegre. Walang pagsidla ng kasiyahan sa puso ni Arabella at napayakap siya ng mahigpit dito. I will love you too forever, my ever kind, caring, and loving wife. Kahit anuman ang pagsubok ang kanilang pinagdaanan. Hanggang dulo sila Perrin naman ang magkasama. Kailangan mo lang talaga hanapin ang iyong sarili para maging mas matibay ka sa susunod na pangyayari. Maging matatag kang harapin ang pagsubok sa lahat ng oras. Kapag mahal mo ang isang tao ipaglalaban mo kahit masaktan ka. Pero tao lang tayo napapagod din. Kaya hanggat nasa iyo pa ang taong mahal ka, alagaan mo din at mahalin minsan na realized mo wala na pala ang taong minahal ka. Ano man ang pagsubok na dumating sa kanilang mag-asawa, matatag na ang kanilang pagmamahal sa isa't isa. Wala nang iwanan hanggang dulo. Hanggang sa muli, maraming salamat sa lahat ng taga-support. Mag-iingat po ang lahat, maraming salamat.